route, eh, no? Pero kahit na patuloy pa rin ang mga panakanakang pagyanig sa magdamag dito sa Batangas ay patuloy pa rin lumalaban at sinusubukang ibalik sa normal ng mga taga-Batangas ang kanilang buhay. Makikita natin na yung mga tindahan at kainan ay nagbukas naman, business as usual kumbaga, sa mga pangunahing kalsada ay patuloy pa rin mumabiyahe yung mga jeep at sasakyan, no? At dito sa Kapitolyo, pumasok pa rin ang mga empleyado at patuloy pa rin ang mga arawang transaksyon. Nakinig rin sila sa lingguhang mensahe ni Gobernador Hermilando Mandana sa auditorium kanina. Siya ay nananawagan sa mga residente ng Batangas na maging mahinahon at handa at patuloy na magdasal lalo na sa darating na Semana Santa. Nagdeklara na rin kasi ng state of calamity si Mandana, kung kaya't ngayong umaga rin ay inaabangan natin kung sisegundahan ba ito ng sangguniang panlalawigan. At kung mangyari man ito ay magagamit na nila yung kanilang pondong pangkalamidad na aabot sa 200 milyong piso. Maraming kalye, tulay at gusali kasi yung nagkaroon ng danyos dahil nga doon sa lindol at lalo na sa bayan, sa mga bayan ng Mabini at Tingloy kung saan malaki ang pinsala. Sa Mabini nga, kalahati ng mga paaralan doon ang nagkaroon ng mga bitak. Maraming bayan din sa Batangas ang pansamantalang nawalan ng kuryente, ngunit ito'y naibalik. Nagpadala na rin ang Social Welfare Department ng iba't ibang supply tulad ng tubig at pagkain. Balik sa'yo. Rex, nakikita ko yung live ba na video yan? Parang may briefing si Director Solidum ng FIVOX, tsaka nakikita ko parang nagda-duck cover and hold yung audience dyan. Ito nga, no? Noong una, ipiniliwanag ni FIVOX Director Renato Solidum kung paano nangyari yung lindol at kung paano ito naging mapaminsala. Aniya, dahil nga umaabot sa intensity 6 at 7 ang lindol, ay talagang nagkaroon ng pinsala ito sa mga istruktura, lalo na sa mga simbahan. Ayon nga sa kanya, ang nasabing lindol daw ay sanhi ng isang lokal na fault, ngunit hindi naman daw malaki yung naidudulot nito. Una, wala naman daw kasing bulkan doon sa lugar, no, yung sa gitna ng Mabini at Tingloy, at hindi rin naman konektado yung lokal na fault na yon sa West Valley Fault na yung dulo ay nasa baba sa Laguna. At hindi rin naman daw ito magdudulot ng pagsabog ng Bulkang Taal tulad nga ng mga lumalabas na fake news sa social media, lalo na yung Bulkang Taal daw kasi ay sinasabing dormant na. Yun nga lang, hindi pa rin ito dahilan upang hindi tayo maghanda para doon sa tinatawag na Big One. Idagdag ko lang, Ruth, no, sa ngayon nga nagsasagawa rin ng briefing yung mga opisyal ng lalawigan ng Batangas. Sinusundan na nila yung mga gawain sa kalye, yung mga reconstruction projects at inaatasan rin ni Gobernador Mandana sa mabit ng yung mga barangay ng Ulat. Sa kasalukuyan ay nasa 11,000 taong naapektuhan ng lindol. May mahigit sa 800 bahay ang nagkaroon ng danyos at halos nasa 10,000 tao rin ang in-evacuate. Sa ngayon, yung official number ng injured at tatlo, taliwas doon sa mga naunang naiulat na 5. Balik sa'yo. Maraming salamat, Rex Remedio.